Mula APT hanggang sa house ko, buong pandemic, bahay lang ako. Isang linggo, pwede na rin. Di halata, buong taon bahay lang talaga. Sa traffic lang, wala akong problema. Usapan lang, social media, kahit shorts lang. Di halata, puro Zoom lang nagkikita. Anak kami ni Zuma, biro ko nga at patawa. Tayo'y zombies na talaga. Walang ligo ay pwede na pag nasa Zoom, di halata. Hi, Joey De Leon po. Legit Dabarkad since 1979. Ito ang pang-umpisang pasasalamat. Sandali lang. Ito, kumbaga sa ano eh, ito pampagana. Okay. Ayan. Ayan. Uy, pampagana. Oh, pampagana. Ibig sabihin yung pampagana para sa kanila, hindi para sa iyo. Nung nagsimula ang Eid Bulaga, may kasabihan na kami nun eh. Siyempre, may konting yabang. Mabigat ang kalaban. Hanggat may bata, may Eid Bulaga. Nung dumating ang pandemya, nabago na ang galaw at ikot ng buong daigdig. At nabago na rin ang kasabihan namin. Dahil nga kami nagtrabaho, lalo kami ni Vic, sa bahay ng kami, work from home, ika nga. So, ang kasabihan hanggat may bata, may Eid Bulaga, naging hanggat may bahay, may Eid Bulaga. Hindi kami tumutong sa APT mula nung anibersaryo ng discovery of the Philippines ni Magellan noong March 16, 1521. Nagsimula naman tayong hindi muna nag-studio noong March 16, 2020. Tapos naging more than one year na, tuloy pa rin kami. Kami ni Civic sa bahay niya, ako dito. Kung si Magellan dinala yung Kristyanismo dito at celebrate natin ngayong taon na to, yung 500 years of Christianity in the Philippines. 500 years, ha? Ngayon, birthday ng Eid Bulaga, party 2 na kami. July 30, 2021, alam nyo ba na eksakto rin na compute namin 500 days na akong hindi nakakatungtong sa APT Studios. Marami naman ako natutunan. Actually, awa-awa ako ng mga nagsisimula kami nung natuto ko ng mga zoom-zoom. Wala akong alam yan eh. Mahina ako sa mga makina, yung mga modem, mga signal, kung ano-ano. Yung ring light, ay nako, lumuluha ako. Bakit kanyo? Sa awa sa sarili ko. Dahil, kunyari, sila Alan Kay, yung mga kasama ko sa Eid Bulaga, yung mga host. Ang mga ring light nila kasi laki ng hula hoop. Kasi laki ng batya. Alam mo, Alan, hindi napansin ako, ha? Ano? Parang naka-ring light ka, ha? Hindi, ah? Pakiikot nga. Pakiikot yung camera. Dali lang, ha? Dali lang, ha? Ring light ba yan? Ang unang-unang... Naiiyak na naman ako. Ang unang-unang ring light ko, ito, alam niyo ba? Ayan. Iniram ko lang sa misis ko kay Eileen, pang makeup to eh. Ito lang, sabi ko, pwede na yan. Para in din tayo. Tapos, nagkaroon ako ng, ayan, kasi laki na ng katol. Iniisip nyo, ako lang ba ito mag-isa? Ito mga pag-setup nito, ganyan. Hindi, siyempre may katulong ko. Kaya lang, yung army ko, army of one. Ang aking Zoom army ay walang iba kundi si Eileen. Ito nga siya, nag-aayos ito. Halika dito, mag-hello ka. Hello! My wife, si Eileen. Lagi kami nag-aaway nito. Pero, okay yan. Sinamahan ko niya yung 500 days. Captain Irene, nakaupo pa rin hanggang ngayon. May araw, isang araw, nakiusap ako dahil magsisimba siya eh. Nagsiserve sa church to eh, sa Christ the King. Si Jocas, nakiusap ako. Yung isang yun, yung pinag... Kumuntik pa mag third world war. Anong masasabi mo nung nag-sub ka sa akin? Mom ko kasi, one woman army yan sa dad ko when she helps out for Bulaga. So, nung one day,
kailangan niya pumunta ng church, so nag-sub ako sa kanya. And dad ko, may pagka, alam mo na, artista, so diva. May pagka-diva siya. So sinabi ko talaga sa kanya, sabi ko, da, pag ako tinarayan mo talaga, tatayuan talaga kita. Iwan ako talaga yung Zoom mo pag ako tinarayan mo. Kasi may mga ano yan na parang, alam mo ba yung ginagawa? Baka may magalaw ka dyan. Kasi tatayuan talaga kita pagka ganyan. Ah, sabi niya sa akin. Sabi niya, hindi, sabihin na lang natin mag-a-absent ako. Para lang hindi ko siya makasama, hindi ko siya matarayan. Mag-a-absent pa lang daw siya sa Bulaga. So ano nangyari nung namang nag-sub ka sa kanya? Sa akin pala. Nangyari. In fairness, hindi, kasi nga na-warningan ko na siya. So, medyo na-threaten ko na siya. Okay naman, in fairness, it was good. We worked well that day. Tapos, yun na nga yung mom ko na nga after nun. Sabi niya, oh ano, pwede na, ikaw na gumawa after. It was fun naman, in fairness. Pero dun ko nakita na sobra yung trabaho ng nanay ko sa kanya. One woman army talaga. I'm sure nasabi nila, writer, PA, ano ba, producer, lahat, director, ganyan. So, kaya nga sabi ko, talagang she deserves half ng sweldo niya. Deserve na deserve. Yes. Okay, so, yun ang istorya ng aking experience na work from home. Well, that's about it. Okay, trabaho na tayo, mami. Okay. Okay, mami tawag ko eh. Dahil, baka magalit. Mukha na naman siya show power. Inu-mute kita! Inu-mute kita! Unmute lang! Paki-unmute, please. Hindi, joke lang yun. Okay, eto na. Ready na ako, mami. Eh. Kung napanood niyo yung Sunset Boulevard, ang sabi nga ni Norma Desmond, yung actress na may edad na, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. Oh, mami, a close-up ha. Huwag mong pakita yung shorts. Mahalata tayo. Okay, fight! Trabaho na tayo. Hi, Dabarkads! Click the subscribe and bell button para ma-notify kayo sa mga bagong uploads namin dito sa 8 Bulaga YouTube channel. Thank you, Dabarkads!